Yo, what's up sa inyo lahat mga kabalita, WB Mulet. Yung time mula dito sa ating video reaction na sa ating news reaction na kung saan nandito tayo sa PHTV. Subscribe kayo dyan mga kabalita. At ito lang mga kabalita, British PM nagalit sa ginawa ng CCG. Nagdesisyon na agarang magpadala ng mga naval assets sa SCS. At yun, paalala lamang, ito ay ating reaction video lamang. Anumang sumasalarawan dito ay bahagi lamang na ating reaction video. At yun, play na natin. Iniulat na hinarang at pinaalis umano na isang malaking barko ng Japan Coast Guard ay isang Chinese Coast Guard vessel na pinaghihinalaang patungo umano sa West Philippine Sea noong manakarang araw. Diniploy umano ng Japan ang isang Chugaru class patrol vessel sa West Philippine Sea upang tulungan ang sandatahang lakas ng Pilipinas at US Navy na i-secure ang nasabing karagatan na kung saan ay pilit na inaangkin ng komunistang bansa. Sinabi sa report ng Japanese Coast Guard na madali umano nilang na-detect ang presensya ng barko ng China, kaya agad nila itong pinuntahan at hinarang, at sinabihan nila ang mga Chinese na labag sa international na batas ang presensya nito malapit sa mga teritoryong inaangkin ng Pilipinas. Dito nga mga kabalita natin, oh, dito ay nagpapakita lamang na malakas na presensya itong Japan na talagang handang sagupain o harapin itong mga Chekwang to, itong China nga. Na kung saan ito nga Chinese Coast Guard vessel nga na talagang pinaalis. Natuluyang itinaboy nga ng Japan Coast Guard nga dahil hindi rin basta-basta no, yung nagiging papel ng Japan no, sa ating bansa, at talagang handa rin nga magbigay ng malakas na presensya at tugon laban dito sa mga Chekwang to sa China. Kaya ito yung naging tila nga ba partisipasyon ng Japan yung tuluyan din nga pagpapaalis sa mga dipungal na dipunggol ng mga Chekwang to na hindi rin natatakot no, ano't ano pa mga gagawin ng mga Chekwang to ng China. At yun, tuloy pa natin. Sinabi naman ng mga eksperto na malaking tulong umano ang pagdi-deploy ng Japan at Estados Unidos ng mga barko sa West Philippine Sea dahil kasalukuyan umanong nahihirapan ang Pilipinas sa kakulangan ng mga naval assets na magpoprotekta sa lugar. Iniulat ito ilang araw matapos kinondina ni United Kingdom Minister for Indo-Pacific na si Anne-Marie Trevelyan ang mga ginagawang agresibong aksyon ng Chinese Coast Guard at ang patuloy na panghihimasok nito sa West Philippine Sea. Sinabi niya sa isang interview sa media na ang ganitong mga aksyon at pag-uugali ay hindi katanggap-tanggap at patuloy na kukundinahin ng United Kingdom ang komunistang bansa dahil sa mga nakakadismayang aksyon ng kanilang Coast Guard. Binigyang diin niya ang kahalagahan ng pagsunod sa United Nations Convention on the Law of the Sea, lalong-lalo na sa freedom of navigation, at dapat ding respetuhin ng lahat ng mga barko ang kani-kanilang mga karapatan sa nasabing karagatan. Si Trevelyan, na kung saan nagsagawa ng courtesy visit sa Philippine Coast Guard, ay nagsabi sa mga reporters na binisita niya ang ahensya upang talakayin at palakasin ang kooperasyon sa maritime security sa pagitan ng United Kingdom at Pilipinas, at upang maintindihan ang mga ginagawang pagprotekta ng PCG sa teritoryo ng bansa. Sinabi niya na nagpulong sila tungkol sa pangangailangan na sundin ang international na maritime law, kabilang na ang United Nations Convention on the Law of the Sea, at bilang mga maritime nations, parehong nauunawaan ng United Kingdom at Pilipinas ang kahalagahan ng pag-secure sa ating mga teritoryo. Idinagdag niya na pinapalakas ng gobyerno ng United Kingdom ang maritime engagement nito, hindi lamang sa Pilipinas, kundi pati na rin sa buong Indo-Pacific region, habang sinabi naman niya na kasalukuyan nilang pinapaigting ang kanilang presensya sa West Philippine Sea sa pamamagitan ng mga joint exercises.
Yan nga mga kabalita natin, no. Yan nga mga kabalita natin, no. Mapapansin nyo lamang yung tila nga ba nais din nga pagbibigay tugon, no, talagang hakbang nito nga United Kingdom, no, para sa ating bansa. Upang nga masama, pagtibay pa, at sana mas pahalagahan pa, syempre, yung nagiging papel ng bawat isa, lalong-lalo na ng United Kingdom nga sa ating bansa na handa rin nga magbigay ng kanilang tugon na tulong, no, sa sandaling kailanganin nga natin to. At ito nga tila nga ba nais iparating at talagang nais pa nga lubusang palawakin o pagtibayin ating bansa nga at ito nga United Kingdom, no. At yun, tuloy pa natin. Samantala, sa ibang aspeto naman, iniulat na hinarang umano na isang malaking US Coast Guard cutter ang dalawang Chinese fishing vessel na pinaghihinala ang patungo umano sa West Philippine Sea noong mga nakaraang araw. Sinabi sa report na bigo umanong makapasok ang ilang mga Chinese vessels sa West Philippine Sea dahil sa presensya ng mga barko ng US Navy at Coast Guard sa nasabing karagatan. At sinabi ng mga eksperto ng kanilang presensya ay isa umanong malaking tulong sa seguridad ng teritoryo ng Pilipinas. Ayon naman sa pahayag ng Department of Defense ng Estados Unidos na patuloy umanong magdi-deploy ng mga naval assets ang Washington sa West Philippine Sea upang tulungan ang Pilipinas na maprotektahan ang teritoryo nito at panatilihin ang freedom of navigation at overflight sa lugar. Hindi naman nagbigay ng impormasyon ang Defense Department ng Estados Unidos tungkol sa kung hanggang kailan mananatili ang mga barko nito sa West Philippine Sea. Ngunit tiniyak nila na mas palalakasin pa ang kanilang suporta sa sandatahang lakas ng Pilipinas. Iniulat ito matapos magpahayag ng suporta ang provincial government ng Palawan sa pagsama sa Balabac Island sa apat na bagong lokasyon na kung saan ay gagamitin umano sa pagpapatupad ng Enhanced Defense Cooperation Agreement sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos. Sa isang pahayag sa media, sinabi ni Palawan Provincial Information Officer Attorney Jay Cuhamco na naniniwala umano ang provincial government na mga bagong EDCA sites ay makakatulong na mapabuti ang mobility ng dalawang bansa sa pagresponde sa iba't iba mga hamon sa Indo-Pacific region. Pinapayagan ng EDCA ang mga US forces na magkaroon ng access sa ilang mga military facilities ng Pilipinas at pinapayagan din silang magtayo ng mga pasilidad, mag-deploy ng mga kagamitan tulad ng mga eroplano at barko. Ngunit hindi nito pinapayagan ang pagkakaroon ng permanenteng base. Ang limang kasalukuyang lokasyon ng EDCA ay ang Antonio Bautista Air Base sa Palawan, Basa Air Base sa Pampanga, Fort Magsaysay sa Nueva Ecija, Mactan Benito Ibuen Air Base sa Cebu, at Lumbia Air Base sa Cagayan de Oro City. Inanunsyo ng Department of National Defense ang isang kasunduan na magbibigay sa mga American troops ng access sa apat pang mga base na matatagpuan sa mga estratehikong lugar sa bansa. At layon din ng gobyerno na mapabilis ang pagpapatupad ng EDCA. Sinabi ni Cuhamco na mga bagong natukoy na EDCA sites ay magiging kapaki-pakinabang sa ating bansa dahil ito ay gagamitin bilang mga storage at warehouse facilities sa oras na may kakaharapin tayong sakuna. Yan nga mga kabalita natin lang patungkol ng mga pahayag at balita dyan na kung saan ito nga yung tila nga ba no, pagharang o hinarang nga ng Japan Coast Guard itong mga Chinese Coast Guard vessel nga
na talagang ipatungo dito nga no sa ating teritoryo, na kung saan ay talagang hindi rin pumapayag itong Japan na tuluyang makapasok sa ating mga teritoryo, no, na kung saan ay talagang pag namamataan nila ay pinapabalik nila ito at talagang agad hinaharang, no. Ganyan yung nagiging tugon o nagiging prehensya nga ng Japan para sa ating bansa, na talagang hindi rin nagdadalawang isip na magbigay tugon at hakbang nga upang labanan ang tila nga ba maaaring gawin o talagang maaaring pagpasok sa ating teritoryo ng mga dipungal na dipunggol ng mga Chekwang to, ng mga kabalita natin. Na kung saan ay maabot sa puntong ay pagpapataboy ng Japan dito nga sa mga Chekwang to sa China, na talagang hindi naman basta-basta rin nakakaporma itong mga Chinese Coast Guard nga, dahil alam din nila na may pantapat o talagang makakatapat itong Japan, no, sa kanilang hakbang na gagawin nga. Kaya ang nagiging siste talagang umiiwas na lamang itong mga Chekwang to o itong China na makasagupa o makaharap din itong Japan, no, mga kabalita natin. At dito nga mga kabalita natin, yung tila nga ba pagbibigay prehensya din ng United Kingdom, no, sa ating bansa, at patuloy na talagang ipahayag yung kanilang suporta at talagang tulong at tugon sa ano't ano pa mga kakaharapin nating hamon dito nga sa West Philippine Sea, na dito pinapakita lamang na handa rin sila nga talagang magbigay ng tulong o na magbigay nga ng tugon kung sakali nga talagang kakailanganin ng ating bansa yung kanilang maibibigay na tulong para sa atin, ng mga kabalita natin. Kaya ito na mas talagang pinapalakas at pinagtitibay pa yung ugnayan nga ng United Kingdom at syempre ng Pilipinas nga, na mas mapatibay at talagang mas maging kapakipakinabang yung pagtutulungan ng dalawang bansa nga. At dito pa nga mga kabalita natin, yung pagharang at talagang pagpapaalis ng mga Chinese vessel nga, no, ng US, at talagang hindi rin nagdadalawang isip na palayasin, no, sa bahagi ng ating teritoryo, at talagang naisipakita at talagang itugon ng US na talagang hindi natatakot ito sa mga Chekwang to sa China, sa ano't ano pa mga pwedeng gawin nito. E tila nga ba may pagtugon na talagang may gagawin ding hakbang itong US laban sa kanila. Na nagpapakita lamang na talagang malakas na prehensya, talagang malakas na pagtugon upang harapin ang anumang tila nga babanta ng mga Chekwang to ng China dito nga sa bahagi ng ating mga karagatan na talagang ating pinoprotektahan nito. At talagang handang iparating sa mga Chekwang to na talagang hindi uurong itong US laban sa mga Chekwang to sa China. Kaya patuloy na lamang yung binibigay ng malakas na prehensya dito nga sa bahagi ng ating mga teritoryo, na kung kinakailangan nilang itaboy o talagang walisin itong mga Chekwang to, itong China, sa kanilang daraanan o sa ating teritoryo, kayang-kayang gawin ng US at talagang walang pagdadalawang isip na ginagawa itong palayasin o itaboy o paalisin o tuluyang mawala rito sa mga karagatang ating nasasakupan itong mga Chekwang to, itong China nga, no. At dyan pa nga mga kabalita natin, yung talagang pagtatayo pa nga ng mga EDCA site, no, sa ating bansa, dito ay naipahayag nga at talagang dito ay suportado ng ating bansa yung mga karagdagan, no, talagang idadagdag ng mga EDCA site pa rito sa ating bansa, na tuluyang mas lubos na makakatulong at talagang mas makakapagbigay pa nga ng magandang serbisyo at tugon sa kakaharapin nga ng ating bansa nga, no. Na kung saan ay talagang malaki rin ang gagampanan ng mga EDCA site na to, lalong-lalo na sa US at syempre sa ating bansa, na napakahalaga rin na talagang ipipwede natin nga mapakinabangan itong ating mga EDCA site na talagang maitatayo rito, at ito ya talagang lubos na mapag-iimbakan ng mahalagang pagtugon, no, ng ating bansa o mga pangangailangan, lalong-lalo na pagdating nga, no, sa mga kalamidad na pwedeng tumama nga sa ating bansa. At syempre yung mga ilang pwede pa natin mailagay o talagang maiimbak nga dito sa mga EDCA site na talagang lubos ang pakinabang sa ating bansa. At yung iba pang mga patungkol mga pahayag at balita dyan, at kayo, kayo lang bahala magkomento sa iba ba na nais nyo ikomento patungkol dyan. At yun muli, syempre nagpapasalamat tayo sa patuloy nyo pagsubaybay at patuloy nyo pagsuporta at pagsusubscribe sa ating channel. At syempre nagpapasalamat tayo dito sa PHTV, subscribe ko dyan mga kabalita. At yun mga kabalita, ito muli ang yung WB. Hanggang sa muli natin pagkikita, mga kabalita.